So hello mga ka-Dex, isang magandang araw muli sa inyo at isang panibagong vlog na naman tayo mga ka-Dex. Ngayon naman mga ka-Dex ay may tutorial na naman ako ng tangkab. Ngayon mga ka-Dex, ang gagawin nating tangkab ay 7 inches ang haba niya at ang kanyang bigat naman ay 200 grams ang bigat niya mga ka-Dex. So bali mga ka-Dex, yun ang i-tutorial natin ngayon at yun ay panibagong request na naman ng ating mga customer mga ka-Dex. Ay siyempre pagka-request ay nagawin natin yan. Mga ka-Dex, ang mga materials natin ay ang ginagamit kong stainless doon sa 200 grams at 7 inches ang haba niya ay 21 ang laki ng stainless mga ka-Dex. So bali, siyempre gagamit rin tayo ng roller mga ka-Dex. Ayan, may roller tayo. Dito natin masusukat kung anong yung haba ng ating tangkab, handle. Siyempre mga ka-Dex ay meron tayong tingga. Ayan, unang-una talaga sa lahat yan, mga tingga ang kailangan sa ating mga tangkab. Ayan mga ka-Dex. Ang mga ka-Dex ay ito naman yung ulmahan ko. Ayan. So bali, hindi ko na ipapakita sa inyo mga ka-Dex kung paano siya gawin. Ngayon mga ka-Dex ay ngayon gagawa na tayo ng handle kung paano siya gawin yung ating 7 inches na handle. So bali, dudublihin lang natin ito mga ka-Dex. Susukat lang tayo. Ayan. So bali, ayan mga ka-Dex ay ayan, nakikita nyo 7. Tupuin lang natin mga ka-Dex. So tupuin nyo lang ng ganyan. Ayan, siyempre gagamit tayo ng cutter. Ito yung mga pagputol natin ng mga stainless. So bali yung mga ka-Dex ay naputol na siya. Ayan, ganyan ang itsura niya. Ayan. Bali, lalagyan natin siya dito ng pinakasabitan. Bali, pagkapulupot natin ay hindi siya kakalas. Susundan na lang yung ating video mga ka-Dex para masundan nyo at magawa nyo rin kung gusto nyong gawin mga ka-Dex. Bali, ganyan lang mga ka-Dex ay pupulupot nyo lang yan. Ganyan. Malino mga ka-Dex para masundan nyo rin. Ayan mga ka-Dex ay ganyan ang itsura nya. Ayan, tutuwid-tuwid rin lang natin siya. Video baluktot kasi. Ayan mga ka-Dex. Ganyan ang itsura nya mga ka-Dex. Oh. So bali, ngayon mga ka-Dex ay pagka natapos natin to ay may lalagay pa rin at lagay pa rin tayo dito sa ating dulo para yun yung pinaka silbing pansabit niya dito sa ating tangkab. So ayun mga ka-Dex ay samahan nyo na rin ako doon sa ating pagtutunaw. So bali mga ka-Dex ay siyempre ito, gagamit tayo ng chinilas. Ayan, chinilas yung mga ka-Dex. Bali, ito yung gagamitin natin na pang stopper dito sa dulo para yung tingga niya ay hindi siya lalabas dito sa kabila. Ayun mga ka-Dex. So guys, ganito lang gaya niya mga ka-Dex ay bibilogin lang natin siya. Ayan. Ngayon mga ka-Dex ay nabilog na siya. Ayan, bilog na. Chinilas lang ito mga ka-Dex ha. Ngayon bubutasan natin yung gitna para yung ating handle ay dito natin sa itutusok. Ganyan lang mga ka-Dex. So ngayon susukat natin na kailangan makalabas yung dulo ng ating stainless dito yung handle para may mahawakan tayo, maigigitna natin yung ating handle. So ayan lang mga ka-Dex ang proseso niya. Ngayon ito yung ating ulmahan. Kaya ayan na, may mga ka-Dex, napakalaki niya dahil 200 grams nga na bigat yung ilalagay natin dito sa loob na tingga. Kaya malaki yung kanyang ayan, lagayan. Ayan mga ka-Dex, itutusok lang natin siya dito. Ayan. Ayan mga ka-Dex, kailangan yung dulo ng ating stainless ay medyo naka-utlaw dito sa dulo ng ating ulbahan para pagbuhos natin ng tingga ay igigit na natin siya. Para igigit na natin sa tingga. Ayan mga ka-Dex. So bali mga ka-Dex ay ito yung mga lalagyan natin. Bali tatlong 200 grams lang na lalagyan natin mga ka-Dex. Ayan. So ngayon mga ka-Dex ay nagtunaw na ako ng tingga. So hindi ko na bali ipapakita sa inyo kung paano magtunaw dahil nakikita nyo naman sa mga una kong video ay ganun lang magtunaw mga ka-Dex.
Sa balay mga kadigs ay gagamit pa rin ako ng buhangin para dito natin itutusok yung ating mga hulmahan para hindi tayo mapasok pagka nalagyan natin ng tingga. Sa balay mga kadigs ay ganito lang siyang maglagay ng ating hulmahan. Tutusok niya lang dito sa buhangin. Balagay niya lang mga kadex, yeah, pagka lalagay tayo ng tingga. Ay... So yan mga kadex, ay natunaw na yung ating tingga. I-video sa inyo kung ano dahil wala tayong taga-video mga kadex. Ay... Dito na yung ating ano tingga. Ayan mga kadex, ito na. So bali mga kadex, ay dandahan na yung buhos nyo para hindi tayo mapasok. Ay, sumabog. Patuta ka. So, bali mga kadex ay nag-ulit tayo ng hulmahan ng ano natin ay dahil umawas mga kadex, tumagas dito sa tigiliran. So, ngayon gagamit tayo ng electrical mga kadex. Ito. Ito yung ipuplupot natin dito para ididipinsya niya yung mga pagitan niya at para hindi lalabas yung tingga. Ayan mga kadex. Bali po, pulupot nyo lang dito mga kadex. Ayan, titisingan naman natin ito kung sure na siyang hindi tatagas yung ating tingga. So, bali, ganyan ang magiging itsura niya mga kadex. Dahil yung una nating buhos ay tumagas. So, ngayon, titingnan natin dito na nilagyan natin ng electrical kung tatagas pa ba siya. So, bali, tutusok ulit natin mga kadex. So, ayan mga kadex, ay nailagay na natin. Bali, natunaw na rin yung tingga natin mga kadex. So, ngayon ay titesting na natin siya kung hindi na siya tatagas. Dahil yung unang buhos ko mga kadex ay muntik na tayong mapasok. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo dahil gumamit tayo ng buhangin. Kaya hindi tayo na talsikan ng mga kadex. So ayan mga kadex, ay natunaw na yung tingga. Dito na natin, ibubuhusan natin. Ititesting na ulit. Ay, tumagas pa rin na puta. So ayan mga kadex, ay medyo natutunaw yung mga ano niya, electrical. So huwag tayong mga kumpiyansa din dahil baka biglang bumuka uli ay matalsikan uli tayo. So gano'n na lang din ang gagawin nyo kung lagyan nyo na rin ng electrical dahil tatalsik talaga mga kadex pagka ano, sa sobrang init niya mga kadex. Ayan, natutunaw yung electrical niya. So ayan mga kadex, ay titingnan natin yan kung anong itsura niya mamaya. So abang-abang na lang tayo sa ating pagkukuskos ng tingga. Yung mga kadex, nausap-usap pa siya. So may bali dalawa pa akong lalagyan. So hindi ko na siya bibidyoan dahil baka ahaba yung ating video. Dahil napakita ko naman yung unang gawa ko. Yung unang buhos ko ay tumagas. Muntik pa mapasok yung paa natin. Ayun mga kadex. Kaya inulit ko. Nilagyan ko siya ng electrical. So bali mga kadex ay huwag pa rin tayo magkumpiyansa dahil baka bumuka uli. Sumabog ulit yung tingga kaya medyo natuno nga yung electrical niya. Ayan o. So ayan mga kadex, ay update na lang mamaya. So bali mga kadex, ay ito na yung natunaw natin. Ayan. Ngayon naman, titingnan natin kung anong itsura nung tingga natin. So bali mga kadex, ang itsura niya. Ayan. Napakalaki ng tingga mga kadex. Ayan. Malaki dahil 200 grams nga mga kadex. Ngayon mga kadex ay ito na yung natunawan natin. Natunawan ko. Ayan. Ngayon ay titingnan natin kung ilang grams na ang may tunaw natin. So ito yung timbangan ko mga kadex. May timbangan ako para alam talaga natin kung sakto ba yung mga order sa atin ng mga customer na request nilang bigat. So ayun mga kadex, ay pinutin lang ito. Ayan.
Ayan, naka 0 grams yan mga kadeks. Ayan. Ayan, 0 grams yan mga kadeks. So ngayon, titimbangin natin yung natunaw. So, titingnan natin. So, bali mga kadeks, ang timbang niya, ayan. 235. So, bali mga kadeks, ay kukuskusin pa rin naman natin yan. Kaya, makukontrol pa rin natin yan kung sure na yung 200 grams niya. Ayan. So, bali gagamit pa rin tayo ng kutsilyo mga kadeks. Ito yung gamit natin pang kuskus para kuminis yung ating tingga. So, ayan mga kadeks, ay kukuskusin na natin. Bali, gumamit ako ng guantes para hindi masakit sa kamay kukuskus. Para mga kadeks, samahan nyo na yung aking pagkukuskus ng tingga. So, bali, yung ganyan mga kadeks ay tumilos yung dulo niya. Ayan. So, ngayon naman ay dito naman tayo sa dulo magkukuskus. Ayan, bali, medyo makapal pa eh. So, balay mga kadeks ay nakuskusan natin. Titingnan natin kung sakto na siya sa 200 grams. So, bali, gagamit ulit tayo ng timbangan. Balay mga kadeks ay 204 yun bigat niya. So, bali, babawasan pa rin naman natin to. Dahil kakanalan pa natin lagayan ng mga talim. So, 204 yung bigat niya ng mga kadeks yan. Halos sakto na siya sa 200 grams. So ngayon mga kadeks ay maglalagay naman tayo ng kanal dito sa dulo yung lagay ng mga tali mga kadeks. So bali ngayon mga kadeks ay papantayin lang natin yung dulo dahil medyo tabingi siya. So ngayon mga kadeks ay may sobra siya sa dulo ay puputulin naman natin. Bali kagamit ako ng kikil. Ayan kikil to mga kadeks, naputo lang yung kikil natin kaya maiksi na siya. Ayan. Bali, ayan, putol na siya mga kadeks. Ngayon, maglalagay na naman tayo dito ng kanal, yung lagay ng talim. So, ayan mga kadeks, nagyan natin ng pinakaguhit. Ayan. Ngayon naman ay kukuskusin pa rin naman natin to. Yung dulo niya para doon natin ipapatong yung mga talim. Ayan mga kadeks. Sa totoo lang mga kadeks ay napaka-challenger ng tangkap na to dahil mahirap na siyang kuskusin dahil sa sobrang laki ng tingga niya ay napaka-ganit pa siyang kuskusin. Ayan. So bali ganito mga kadeks ang paglalagay ng kanal niya. Balay mga kadeks ay medyo tumilos na yung dulo niya. Ngayon naman yung sa baba naman niya ang kukuskusin natin pabalik naman pa ganyan mga kadeks. So ingat-ingat sa tayo at baka dumiretso yung kutsilyo. Tatama dito sa ating kamay. So ayan mga kadeks. Ngayon lang. Sundan nyo na yung ating video. Hindi ko na may pakita sa inyo. Medyo wala tayong taga video. Kaya ayan. Sulo-sulo lang tayo ngayon mga kadeks. Balay mga kadeks ay nalagyan natin siya ng kanal. Ayan. Ganyan ang magiging itsura niya mga kadeks. Man tayo ng talib. So ngayon naman mga kadeks ay may gagamit naman tayo ng shoes glue. Dito natin ilagay yung ating shoes glue sa ating
taklob. Yung taklob niya ay pinutol ko lang at nilagay ko dito. Yun yung pinaka sa usawa natin ng ating mga talin. So lalagyan natin ito ng sauce. So ito naman yung mga talim ko mga kadex. Ayan. Ito ay matilos na siya mga kadex. Ayan. So bali, lalagay ko lang dyan mga kadex. At ito na yung ating 200 grams na tangkab. Ito na yung lalagyan natin. So ganun lang mga kadex. Ay, kaya tayo naglalagyan ng sauce dito ay isasaw-saw lang natin yung talim natin. Ganun lang mga kadex. So ayan mga kadex, ay natapos natin siyang taliman. Ngayon naman, ang sunod nito ay tatalian na naman natin siya ng tansi. So mga kadex, ay kukuha lang ng tansi. Bali, ang tansi natin ay number 6. Ano siya? 32 Elvis. Ayan mga kadex. Bala yung mga kadex, ay sisilo nyo lang yung tansi natin. Ayan. Gagawa lang tayo ng pinaka silo niya yan. Ganyan lang mga kadex. So ngayon ay dito natin ilalagay sa tali natin dito yung mga kadex. Ilahin nyo. Ayan mga kadex. So kaya yung mga kadex, ang proseso niya pagkatali ay ganun pa rin. Kung ano yung mga nakita niyo sa aking nakaraang tutorial na tang paggagawa ay ganun din. Ganun pa rin siya. Ayan mga kadex. Bali, tatali nyo lang pag ganyan. Ayan. So ayan mga kadex, isisilo nyo lang sa ganyan mga kadex. Oh. So kung nakikita nyo mga kadex ay yung tali nyo pumantay na dun sa dulo ng tingga. Si gagawin na ilalaka natin siya. Bali, dalawang pulopot siya mga kadex. Ganyan. Yan, dalawang pulopot niya ulit siyang ganyan. Lalak na yan. Ayan. Mga kadex. So ngayon naman, ang susunod naman natin dito ay super glue na naman ang ilalagay natin para kumapit talaga yung ating tali. Yan, bubuhos nyo lang mga kadex. Ganyan. Ayan mga kadex, ay nalagyan na natin siya ng super glue. Ayan. So, bali, hintayin natin siya ng konti para matuyo yung ating nilagay. Ngayon ay puputuloy na natin yung tansi. Ayan mga kadex. Siguro mga isang tipa yung ititira nating tali. Ayan. Ayan. Kaya kung gana kayo mga kadex, may tirang tali siya. Ay pagka naibuka na natin to, ay itatali pa rin natin ito siya isa-isa dito sa ating mga tinik. Ayan, mga kadex. So yung mga kadex, ay natuyo na. At gagamit na naman ako ng kutsilyo. Bali, yung kutsilyo natin mga kadex ay maliit lang siya. At tapos, hindi siya matalas, mapuro lang siya yung mga kadex. So ito yung gagamitin natin na isusungkit natin dito sa ating mga tinik para ibubuka natin siya ng pagano. So sundan na lang yung aking video mga kadex. Bali, gaganyan nyo lang yung mga kadex. Bubuka yung ganyan. Ayan. So, bali, ganyan ang magiging itsura niya mga kadex. So, yun lang. So, tuloy-tuloy lang yung ating pagbubuka ng ganong style mga kadex. So bali mga kadex ay nabuka na natin siya. Ayan, nakikita nyo ngayon na siya. Ngayon naman mga kadex ay tatalian na naman natin. Bali, lilinisan ko lang muna yung mga lumabis na shoes glue para pagka tatali natin ay hindi
para didikit yung tali natin doon sa ano, para dikit-dikit yung mga tali natin mamaya. Ganito lang mga kadiks. Ay mga kadiks, ay tatali na natin siya. Bali, ang pagtatali niya lang mga kadiks ay ganito yun lang mga kadiks. Kuklubot niya lang ang kamay niya dito, yung tansis kamay niya. Isilo niya pa ganyan mga kadiks. Ganyan mga kadiks, oh. Isilo niya pa ganyan. Ayan. Bali, isa-isa yung mga kadiks, bawat isang kuhan, isang tali mga kadiks, ha. Ayan. Bali, ganyan lang. Paikot. Ayan. Ayan. Dumubli mga kadiks. So, kailangan mga kadiks ay hindi siya magdubli para yung ating talim ay hindi magdikit-dikit. Ayan. So, bali mga kadiks ay paikotin natin siya pa ganyan ng tali hanggang sa maka limang patong. Mga kadiks, limang patong na tali siya sunod-sunod yung mga ganyan. So, makikita nyo rin mga kadiks ha. So, bali, ayan mga kadeks, ay natapos niya sa santalian. Ayan. Bali, limang patong siya mga kadeks. Ayan, ayan, kita niyo. Kaya medyo malapad yung tansi niya. Ayan. Limang patong niya mga kadeks. So, ngayon mga kadeks, ay gamit tuloy ng super glue para idikit natin dito sa ating mga tinali. Ayan. Kailangan mga kadeks, yung paglagay niyo ng super glue ay kailangan punuin nyo yung mga pinagtali, yung mga pinagtali nyo para hindi agad siya bubuka pagka sakaling kagatin siya ng mga isda o yung mga matatalas ng ipin. Hindi agad masisira yung tali natin. Bali mga kadiks, may sobra siyang tali. Puputulin na natin yan. Ngayon, ang sunod naman natin ng proseso nito ay yung pagtutupi na naman ito mga kadiks. Ayan. Yun naman ang turo ko sa inyo kung paano siya tupiin para magiging tangkap na siya. Kaya mga kadeks, samahan nyo ulit ako sa aking tutorial. Ayan. Bali mga kadeks, ay ngayon magtutupi na naman tayo mga kadeks. Bali ito yung gagamitin ng dipanupi. Ito yun ay stainless lang din na rin mga kadeks. Binilo ko lang yung dulo. Ayan. So, tapos tinalian ng guma. Nilagyan ko rin ng basahan para hindi masakit sa kamay. Mga kadeks, samahan nyo ako sa pagtutupi. Bali, ganito lang mga kadeks ang pagtutupi niyan. Ayan. Kailangan mga kadeks ay yung pagtutupi nyo ay kailangan dandahan at utay-utay lang yung baluktot nyo dahil para mas gumanda yung hubog niya ay mga kadeks. So, ganun pa rin yung pagtutupi natin dito ay ganun pa rin. Samahan nyo lang yung aking, sundan nyo lang yung aking video para matutunan nyo rin kung paano siya tupiin yung ating umbrella na 200 grams. Ayan mga kadeks. So, ayan bali mga kadeks, ay natapos ko na siyang tupiin, ayan. Ang itsura niya mga kadeks, ayan na. Ayan na yung ating 200 grams mga kadeks. So, bali mga kadeks, ay medyo ano pa yung ibang talim, ay ayusin ko lang mga kadeks.
So, ayan mga penis product. Yung ano niya pa, kadits. Yung natupi niya siya. Yan ang itsura niya. Bali mga kadix ay hindi pa naman to sa sabing tapos talaga ay mayroon pa tayong ilalagay dito mga kadix sa pinaka ano niya pinaka ulo niya mga kadix. So bali may ilalagay pa tayo dito na ano na UV resin. Ayan mga kadix. Ito yung UV resin na pangpatibay dito sa mga tali natin para hindi agad madali ng mga matalas ng ipin na isda. Bali, ganito lang mga kadex. Lalagyan lang natin ito yung pinaka-ulo niya. Bali, ayan, nalagyan na siya. So, ngayon naman mga kadex, para mabilis tumuyo o mabilis tumigas yung ating nilagay, ay pailawan naman natin siya ng UV light. Ayan mga kadex. Ito yung pampabilis magtuyo ng ating UV resin. Ayan, ilawan nyo lang mga kadex ng ganyan. Nailaw po yan, ayan. Kulay bay ulit lang. Ayan mga kadex. So yung mga kadex ay tuyo na yon, ayan, tuyo na siya. Ayan. Ngayon naman, may lalagay pa tayo na ito yung ating reflector, kung tawagin ay luminous sticker mga kadex. Ito naman yung didikit natin dito sa kanyang katawan. Ayan, dito sa katawan niya mga kadex. Tatanggalin nyo lang yung balat niya at para dumikit yung UV resin, yung ating reflector, ayan. Tatanggalin nyo lang yung balat niya, yung mga kadex. Ito yung pinakabalat niya, ayan. Ngayon, didikit lang natin siya dito. Ayan mga kadex. Para mas lalong kumapit mga kadex, ay lalagyan natin siya ng super glue. Ayan, super glue yung mga kadex. Didikit natin ito sa pinakadulo niya. Ayan, saka natin siya i-dikit ng ganyan. So, ayan mga kadex, ayan yung ating tangkap na ginawa kanina dahil tatlong piraso itong ginawa ko mga kadex. So, bali yung mga kadex, ay may lalagay pa tayo dito na pinakamata niya mga kadex. So, ang magamitin nating mata ay ito ay bagong tuklas din namin sa Shopee ito mga kadex. Order lang din namin sa Shopee. So, ito yung pinakamata namin ilalagay. Ayan. Ayan mga kadex, dito lang din sa pinaka-ulo niya. Parang mata lang din siya ng isda mga kadex. So ayan mga kadex, ayan na yung pinakamata niya. Ito na yung aming bagong nilalagay sa tangkab ngayon mga kadex. So ayan, natapos na namin siya. So bali mga kadex, ay meron pa akong ilalagay dito sa dulo yung pinaka-clip niya para kung maglagay kayo ng pain, ay hindi na kayo mahirapan magtali dito. Isasabit nyo lang siya mga kanyang kadex. So, kukuha pa tayo ng panggawin nating ano mga kadex clip. Ito yung tira niya yung mga talim niya rin. O ano, ito yung numero 21 ang laki mga kadex. So, ganito lang mga kadex pagka nagagawa kayo ng clip. Pag tawagin sa amin mga kadex, ay clip ito mga kadex. Ayan mga kadex, ay pipilutin lang natin ganyan. Ayan mga kadex. Ayan, kailangan may ano siya. Ayan. Dito natin bali isasabit yung ating tansi. Pipilutin lang natin ganyan. So, ngayon mga kadex ay yung dulo niya ay ibabalik ulit natin sa tutupin ulit siya pabalik niya. Mga kadex. Ayan na, balik siya. Tapos ngayon ay putulin natin siya dito. Ay, ngayon naman ay tutupin ulit natin siya. Yan. Paganyan mga kadex. Tupin ulit siya paganyan. Ayan. Bali, isasabit niyo siya dito sa pinaka, ano niya, ayan. Dulo. Ayan. Sabit na siya mga kadex. So, bali, bagayang magiging tsura niya mga kadex. So, bali, pipilutin pa natin siya para mas lumitlit pa konti. Ayan, mga kadex. Bubukain ulit natin siya. Baba natin lang siya ng pagkanon. Ayan. Ayan, mga kadex. Sasabit ulit natin pa ganyan. Ayan, mga kadex. Ayan. Dahil ganyan ang tsura niya, mga kadex. Ito na yung pinaka-clip niya.
ipaputuloy na natin sa dito. Ayun. Ayan mga kanex, ang clip niya, ayan. Ito na yung pinaka-clip niya dito sa ating dulo. So ito na yung magiging pang ano niya dito mga kanex sa tangkab niya. Ayan. Bali, isusuot lang siya dito, ayan. Naka, pagka ano niya, halimbawa ganyan nakakabuka. Ayan, ibubuka niyo lang mga kanex. Buka na yung shirt. Pasok siya lang ganyan. So mga kanex, ibabalik niyo uli pagka nagpapaya na kayo. Ayan. Bali, dito natin yung nilalagay yung ating tansi. Ayan mga kanex. Ito na yung finished product niya mga kanex. Ayan. So ngayon sa mga nice order mga kadex ay available na rin pala to sa aming Shopee. Ayan, bali tatlo po yung ginawa ko ngayong maghapon mga kadex. So bali maghapon ko rin tong ginawang tatlong ito mga kadex. Tatlong piraso lang siya mga kadex. So ngayon mga kadex ay available na rin to sa aming Shopee account. Ang 200 grams na 7 inches na tangkab mga kadex ay ito'y ano na rin to sa aming Shopee account. Sa mga nais pang umorder ay tumingin lang doon sa aming Shopee account. At siyempre mga kadex, kung interesado ka sa aking video, siyempre mga kadex, kung ikay bago pa sa aking channel ay huwag mo namang kalimutan i-subscribe si Dix TV at pindutin mo na rin yung mga notification mga kadex. At siyempre kung nagustuhan mo yung ating video ay huwag mo namang kalimutan i-like at i-share mga kadex para marami pa tayong mga kapwa magdaragat dyan na maingat nyo sa ating mga gawa at maalala nyo magustuhan niya at gusto niya rin gumawa ng mga ganong design ng mga iba't ibang klaseng tangkab mga kadex. So ayun mga kadex ay may bago na naman akong naibahagi sa inyo at sana ay patuloy pa yung mga suporta na dumadating sa ating mga kababayan dyan.